sinasabi mo na po ba si Ate Guy? Kagabi! Ah, kagabi lang nangyari yun. So, pumirma na siya ng kontrata. Give lang ako ng down payment. So, wala pang contract signing? In-acknowledge siya, tapos to follow you. Eh, ganoon naman ako eh. Sa halaga? So, ha? Sa halagang... Hindi niya kinakaya. Parang napahawak siya sa puso. Actually, hindi siya humingi. Ako yung nag-insist. Because I really want her to do this project. The title of the movie is Contra Dia. Imagine mo, for the longest time na naging superstar si Ate Guy, Lina siya. Ah, okay. So, ibang movie to, hindi siya nagka-cameo. Talagang movie siya. Oh, sure. Kanya. Okay. With Charles. Ah, with Charles. With Charles. Anong relationship nila, kunwari? Yan ang... Abangan. Pero maganda dahil nung tinanggap niya, ang ganda nung, ano eh, nung offer ni Direk Adolf. This other Adolf. Adolf? Something guy. Basta kilala yung writer nila. Mamaya pangitin ko. Basta, tapos si Adolf ang kita. Oo. Then, when nung in-offer nila sa akin, yung idea na si Nora Honor, sold na ako kasi I'm a fan. Tapos, remember si Marilyn Villamayor, love team ko noon. Oh. Diba? Triangle kami noon, Romnick, ako at si Marilyn. Sabi ko kay Ate Guy, Ate Guy, hindi alam ni Marilyn ang gusto kong ka-love team si Romnick. Isasama mo sa movie, dalawa. So, Gladys Reyes and Sherry Hill were getting. Imagine mo ha, Contrabida yung title, but she'll be part of that movie, Contrabida. Pero siya yung bida, tapos nandun si Cherry and nandun si Gladys Reyes. So, di ba ang sarap laruin sa utak na, ha? Parang silang Contrabida. Pero si Ate Guy, ngayon lang magkukontrabida. Pero, so, siya ang Contrabida? Siya ang Contrabida. Sino ang Ate Guy? Yung dalawa. Kanina lang sa akin. Sino mga sasampalin dyan? Ha? Sino mga sasabunutan na apihin ni Ate Guy? Yun. May baril eh. May baril si Ate Guy. Yun ang na-ano ko. Pero maganda yung ano, maganda yung movie. Marunong ba siyang bumaril o kailangan niya pa mag-aral? Yun ang alamin natin kung kaya talaga. Diba? Wait. Napag-usapan niyo, may mga hiningi ba siya? Demands? Ano? Curfew? Meron. Hindi. Sinabi lang sa akin ni Direk that there's a curfew for her. Yun nga. I think she deserves that. She's a superstar. So, tingnan natin. First time kung inakap si Ate Guy. Kasi for Godfather Productions, di ba nagsisimula pa lang ako. Napakalaking bagay nito para sa akin na papuduso ang isang pero, kinonsider ko yun kasi nga, may mga alaga ako. Like si Charles. After anak ng Macho Dancer, gagawin na to, then he'll do his own solo film titled The Matinee Idol. Okay, so dun sa Contrabida, ano siya ni Ate Guy, anak? Yun, alamin natin. Oh, wala. Nagawa pala yung script. Hindi, nagawa na yung script, pero yun nga, yung tumutugma. Si Wendell Ramos will also be part of that. So, paano si Ate Guy? Lock-in din ba yung sa lock-in shooting? Pumayag siya? Ilang days? 8 days daw eh. 8 to 10 days daw. Ano nangyari lang dyan sa project niya kung samahan si Ate Guy at si Ate Guy? Nakausap ko si Ate Guy. Sabi niya kagabi, hindi ako tumanggi, pero si Ate Guy nga kasi yung movie na yun, yung Burlesque. But knowing Direk Joel, yung twist ng story kasi, di ba? So, sabi niya, tingnan ko muna yung script. Sabi ko, Ate Guy, walang problema. Pasalamat na ako na tinanggap ko itong Contrabida. But she's still considering that Burlesque na pwede magsama sa kanila ni Ate Guy. Which is, wow. Maganda yun, di ba? So, magkano ang talent ni Ate Guy? Napaano ba siya? Napasabi ba siya ng walang himala? Ano? Naghimala. Hindi, napasabi lang siya ng ano, may himala kasi may hindi na in-expect na magbibigay ako. Ilang figures? Siyempre superstar siya. Deserve niya yung whatever figure yun or whatever numero, deserve ni Ate Guy. Ngayon ka palang magbibigay ng ganun kalaki? Oh, sa ano? Sa pagpudus ko ng ano, ng artista, ng Godfather, siya yung pinaka-super, pinaka-malaki. Malaki naman siyang artista. Wala naman daw. Kung hindi mo na nagkaroon ng idea. Moranya. Yung himala, yung ang gusto ko yung bulaklak ng Cebu Gel, yung Condemn, di ba with Dan Alvaro? Mona. Ha? Mona. Di ko nabutan eh. Wow!
Magka-cameo ka ba? Dahil fan ka, magka-cameo ka dun sa... Na, hindi eh. Ah, ba't hindi ka look? Sana lumabas ka. Yung part 2 ng Joanne, possible, baka ako na. Yung part 2. But the part 1 will be played by Wendell Ramos and Charles. Yung part 2, baka ako. Anong sabi ni Charles? Nang nalaman yung superstar yung mga kasama niya? Kasama ko sila eh. Kasama niya, non-stop pa ka-picture. Nakakabilib kasi millennial sila. And yet, they still know Noro Honor. So, ganun ka. Sino ba naman hindi nakakakilala kayo? Eh, kami hindi nakakakilala ng millennial eh. Pero si Ate Gay, kilalang-kilala ng millennial. So, tapos na starstruck pa rin sila. So, nakakabilib yung ganun. Ibig sabihin, si Ate Gay, yung star for all season ni Ate Gay, pagsamahin mo yung star for all season, superstar, talagang silang dalawa yun. Superstar. Star for all season. Nakakabilib kasi napaka-down-to-earth ni Ate Gay. Doon lang sa tabi ng kondo niya, lumakad lang doon sa Denny's restaurant kagabi sa Eastwood. Yun. Walang pajama. Walang makeup. Kailan sa simula ng shoot nito? Ha? Kailan sa simula ng shoot? Gusto nila December 28 mag-start. Pero sabi ko, spend muna natin yung ano. Mga January. Huwag na muna natin problema. Kung problema yung down payment, sige, release na natin para may pang-Pasko at pang-New Year. Pero start na tayo ng January 2 or 4. So, kailan mo ipapamit sa amin si Abigail? Sino? Si Ate Gay. Ah, magpag-grand press ko tayo for her. Pero ayoko siya masyadong pagurin. I think she deserves it. You know, whatever treatment na kala kay Ate Gay, yung sinasabi lang baka Madonna, I think she deserves all that. She's a queen. Pag sinabi niya ayaw magtrabaho, di huwag magtrabaho. May ganun. Eh, kailangan mo ibigay yun. Oh, chef, it's superstar eh. Pag nanakit yung sakit, hindi siya magtatrabaho kung hindi siya masaya. Big pack up. Mag ganun. Magaganyan lang naman siya pag hindi siya masaya doon sa nangyayari. Pag hindi siya. Siguro. Talaga super idol mo yun. Ako kasi, kagandahan nito, bago umarte yung artista, alam ko yung pakiramdam. Oh. Bakit? Kasi maarte ako artista. Artista na, bading pa. Hindi ang arte-arte ko na lang. Diba ka na nga. Kumbaga, sa example, sa kwarto, bago umating artista na hindi maganda yung room, titingnan ko muna. Kung hindi talaga maganda, kung hindi sok sa panlasa ko, yun yung kagandahan. Yun yung difference ka sa producer. Joe, in spite of the ano, yung mga intriga kay Ate Gay, about yung ganito, about yung ganyan, hindi nawala yung pagiging fan mo? Eh, yung pagiging fan ko nang bilang artista siya. Yung personal niya, I think may pinanggagalingan. Hindi yan na-arte. Ako ito ah, kahit kasino sa atin, hindi kayo a-arte or magiging arte kung walang dapat ka-arte. So, tapos sabihin natin, superstar pa siya. Nakita naman natin kung ano na ibigay niya sa mundo or sa Pilipinas, di ba? So, ibigay natin yun. I mean, nakita ko siya kagabi, napakasimpleng tao, napaka-down-to-earth. Kung may narinig mga akong ganon, hindi, hindi ako magagalit. Kung sakali na, kunwod, totoo yung chismis na baka hindi daw tapusin yung pelikula, hindi naman ako nawalan. Di ba? So yun, at least ikalat ko na sa inyo. But I know she's excited. Kagabi naramdaman ko yung excitement niya. Very, very excited. Why? The title itself, kahit naman kayo, come on, come to think of it. Sa tagal niya sa industriya, bida siya. For the rest of her life, bida siya. All of a sudden, ngayon, kontrabida. Di ba? Nakakaano yun? Bida kontrabida. Saka siguro, yung siyempre, factor din yung nakalakin eh. Di ba? Na, may partner. Walang choice. Ha? May partner. Bembol Rojo. Ah, Bembol Rojo. Rosanna Roses will also be part of it. Bembol Rojo is one. Excited siya kay Bembol. Sinong nakaisip na isama si Bembol and si... Si Derekado. Siya, si Ate Gay, meron siyang special request na makasama. Wala naman. Pinichin lang sa kanya. Tapos okay, yung security guard doon. Ang ganda ng story. Very pandemic. During pandemic yun. Kontrabida. Ganda! Kaya ako na... Drama. Heavy drama. Award. The usual. Siguro, kailan ba nyo naramdaman na si Ate Gay pinag-usapan sa isang pelikula? Folklore, sa ngayon, pag-uusapan siya ulit because of the... Ayan. Ayan, kwento kayo. Kwento pa naman muna about Charles. Paano mo siya naman din napili, na-discover? Bakit walang training pool? Kasi ano, mamaya, pag nakita niyo yung photo niya, bibigay sa inyo, yun, enough na yun para sa inyo. Ah, okay. Ha? Wow.
Ay ba, social distancing daw. Social distancing. Paano mo na-discover si Charles? Pinahanap ko siya. Social distancing. Sa social media, nakita ko, kalaptapan niya si Chad Kinis. Naloka ako doon. Ano ka? Chad Kinis. Ano niya? Kakalaplapan. Chad Kinis. Social distancing daw. Ano bakit? Ano eksena yun? Ano eksena yan? Bakit? Si Basil King. Pero ngayon, sa pelikulang Macho Dancer, siya yung shower king. Ano mas challenging? Yung laplapan o yung ano? Shower. Laplapan, parang ano lang sa akin yun. Dito kasi iba na. Mas matindi. Parang wala lang sa yung laplapan. Mas matindi ko kasi dito kasi iba eh. Iba yung papakita ko dito. Yung nilang laplapan.